So Clau, yun nga, parang doon kita na admire, because as a single mom before, when I had Moira, and then when I lived in the States, I felt like I was alone too, raising my kids, and I know what it's like na tinututukan yung mga anak mo, yes, you know, yes. And I admire you how you love them, mm-hmm. like your own, like anak mo talaga, because they from the baby talaga, yeah. Baby talaga sila, is hindi lang mo pinanganak sila, but talagang anak mo sila, yes. And grabe your heart for that. Yeah, that's true. You know, I always say that. I mean, like Sabina, syempre, diba, siya yung eldest. And I'd always say na yung may blueprint si God para sa buhay natin. He knows how you stand, kailan yung stance ng buhok natin. So, you know, when I became Sabina's mom, nakatakda na yun. Ang swerte nila! Alam ba nila na kung sino ka, anong nagkaisip na sila? Actually, ako hindi pa nila masyado. Ako, mami, pwede ba na ako baby mo? Mami! Parang gano'n. Oh my God! I always say na kasi parang it really, hindi ko alas, parang it offends me when people say adopted. Kasi, not even if it's true, parang, like, special children, you don't call them you don't call them that. They're special. Minsan tinatawag ko yung anak kong handicap. Okay lang. Oo. Kasi di ba, pero I know. Hindi maganda kasi na ano, kasi ginagawang joke. And ilang beses na ako kasi yung mentality minsan. Napa, ano ba yun, di ba sabi ko ni Paulette, napa, hindi naman siya natutukso sa school. She never experienced anything. Never. No. Oh, that's good to know. And she's walang very, kasi wala kaming tinago sa kanya talaga. Yes. You know? And napakabait ni, napakasweet. Hi, Sam. Say hello. Oh my gosh, she was helping me vlog pa today. Nakakatawa. Pati ang sweet ng mga anything. Cloud. And si Sab, I always say kasi na parang palitan yung adopted sa chosen. That's nice. I like that. We're able to choose them. We're not really able to choose kung sino yung gusto natin maging anak, kung boy ba, kung girl ba, kung ano itsura, diba? But they're chosen. They are chosen. So, that's what makes them extra special. So, I really get offended when people say adopted. Hindi na. Because how I see it, talagang hindi ganon eh. Parang anak mo talaga from the start. Yes. At saka ganon din naman talaga, baby pa lang sila till growing up. Ang hindi ko lang maintindihan pagka yung tao may anak sa labas. Hindi naman sinasabing, anak din sa labas eh. But actually, more people admire you than think that. Pero pag sinabing adopted, ayun yung adopted na ganyan. Doon ako, hindi ako. How do you handle yun? Ano lang? Alam mo, not so good. Not so good. Pag narinig ko yun, kapag sa from other people, not so good. Kasi parang, kasi, in truth, alam mo, we parang ang blessed nga nila na, yeah, that you were able to take actually, hindi. Mas ako pa ang blessed. You feel blessed having them. They bring extra joy. Ay, sobra. Fulfillment, joy, contentment, lahat mo talaga. Iba din may mga ano. At saka walang difference sa na magka-biological kang anak, meron kang chosen na anak. There's no difference talaga. And I always say, na parang kung asawa nga natin, hindi natin kaanaan. Oo nga, inaalagaan natin, like parang accepted to our family. Yeah. When you become one, when you get married. Ganun din to. So, ano yung big deal dun sa pagiging chosen? Yun lang. They're so blessed and chosen and they're with you. And I was able to see all that. Ang ganda. Ang gandang feeling to know that they're wonderful kids raised by you. Loves! Are you in love right now? Any love life? Wala muna. Hindi talaga ako nag-alala. Ano muna? Oo, hindi ko parang... Maybe hindi mo natakda. Oo, hindi mo natakda. Okay, something light naman. Something light naman. Bye-bye. Oh, magbablog kami. Hello, JP! Hello, Ryan! Bye! Bye-bye! Nice seeing you! Bye-bye, Ryan! Nice to see you! Bye!